So ano nga po yung opportunity na sinasabi ko? So ayun po yung bagay na nakapag-submit na po ako ng aking PR application dito sa Canada. Good day guys, me again, Kuya Mems at your service. So, kamusta po kayo lahat guys? Ako, eto okay naman so far. It's been a long time since my last vlog. So, almost 3 months din ata yung nakalipas simula nung huling gumawa ako nung aking last vlog. So, dun nga guys, no, nabanggit ko sa aking last vlog na i-share ko sa inyo yung reason and yung opportunity na sinasabi ko kung bakit ako lumipat ng ibang work dito sa Canada. So, para sa mga di po nakakalang guys, no, nung dumating po ako dito this year ng March, nag-start po ako dito na fish plant worker. Yun po yung unang naging trabaho ko dito sa Canada. Then after 6 months, lumipat nga po ako dito sa manufacturing industry, metal sheet company, na pinagkatrabahoan ko ngayon. For this video, no, ikikwento ko sa inyo guys, i-share ko sa inyo yung mga nangyari sa akin dito after 9 months working in Canada. Kung ano yung mga nabago, mga good news and mga opportunity na dumating habang ako ay nandito sa Canada. But before we start guys, disclaimer muna tayo. Lahat po ng masasabi ko sa video na to is just based on my own experience and research. I am not related to any immigration consultant or agency. And if you find my channel interesting, so please consider subscribe on my YouTube channel and please also hit the bell button to get notified every time I upload a new video. So ano na nga bang mga nangyari sa akin dito after 9 months working in Canada? So nag-set po ako guys dito, dumating ako sa Canada ng March as fish plant worker. So nag-work po ako doon for 6 months from March to September. Then nung September nga guys, is lumipat na ako ng bagong company dito sa pinapasukan ko ngayon, Metasheet company siya. So ano na nga ba yung mga dumating, ano ba yung reason kung bakit ako lumipat ng company? So yun nga guys, no, i-share ko sa inyo yung mga timeline ng mga application na ginawa ko dito. So about the opportunity na sinasabi ko guys, kung ano nga ba yun, is super blessed ko talaga kasi imagine this year napakaraming blessings na dumating sa buhay ko at nagpapasalamat ako kay Lord dahil lahat yun binigay sa akin nang di ko ina-expect. Kasi nga una dumating ako sa Canada at mayroon pa dumating na opportunity na mas maganda after kong dumating dito. So ano nga ba yung opportunity na sinasabi ko? So ayun po yung bagay na nakapag-submit na po ako ng aking PR application dito sa Canada. So with my family, nasubmit ko na po yung aming permanent residence application dito. So hindi ko siya in-expect na magagawa ko siya ng ganong kabilis after ilang buwan pa lang dito sa Canada. So kung tatanungin nyo guys, no, paano ko ba siya nagawa? Bakit ang bilis? Wala pa ako isang taon dito, nakapagpasa na ako. And then again guys, sa vision pa lang po yung nagawa ko, no, wala pa pong approval, wala pang AOR. So happy lang ko kaya sinishare ko sa inyo. And I am hoping and praying na sana maging smooth lang yung transaction. Sana ma-approve. Ayan ang pinaka the best talaga. Sana ma-approvehan yung aming PR dito. Sana wala maging problema. Sana tama lahat ng application na ginawa ko. Kasi nga po, yung pag-submit ko ng PR application is DIY lang po ako. So hindi po ako nagpatulong sa any immigration consultant. So ginawa ko lang po siyang mag-isa. So tulong-tulong lang din po ng sa aking mga kaibigan na nag-apply din ng PR. So pinagtulong-tulungan lang din namin. And we are praying na sana lahat kami is ma-aprubahan yung aming PR. So paano nga ba ako nakapag-submit ng aking PR application dito sa Canada kahit wala pa akong 1 year dito? So ganito po yan guys, no. So every province in Canada has its own provincial program. So it means meron po silang mga program dito. Ayun po yung mga pathway para makapag-apply ka ng PR dito. So total nga is ako yung nandito sa New Brunswick. So nag-apply po ako as a New Brunswick Provincial Nominee Program. Ang stream po na aking in-applyan is Skilled Worker Stream. So sponsor po yan by the company na pinapasukan ko ngayon. So share ko sa inyo yung timeline guys, no, and kung paano ko ba napasok or paano ko ginawa lahat ng aking application. So kailangan guys, para maging ikaw ay maging nominated ng isang province,
kailangan ma-meet mo yung mga eligibility nila para mabigyan kanila ng nomination. Then after nomination, yun nga yung ipapasa mong papers or yun nga yung certificate, I mean, para makapag-submit ka ng PR application. So, siguro guys, yung eligibility and then yung NBPNP or yung New Brunswick Provincial Nominee Program, gagawa ko na lang siya ng separate vlog. I-share ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng information and idea about dun sa program ng New Brunswick para makapag-apply po kayo dun. But for now, i-share ko lang sa inyo yung timeline ng mga application na ginawa ko dito. So, yung start, from the start hanggang sa may pasa ko yung aking PR application. So, start tayo ng timeline ng aking application guys, no? So, March nga, dumating ako dito sa Canada. Then, May pa lang is nag-apply na ako, nagpasa na ako ng resume dito. Then, shoutout nga pala muna kay Kuya Rolly na siyang dahilan kung bakit ko nalaman itong company na ito. So, maraming salamat sa iyo, Kuya Rolly. So, yun, May 17 guys, yan yung date na na-interview ako dito. Pero, phone interview lang siya. So, May 17, after that, kinabukasan, nakareceive ako ng voicemail na sabi, tawagan ko yung isa pang HR. So, yun nga, tinawagan ko yung isang HR. So, in-interview ulit ako nun, guys, after nun. Konting interview lang siya. And then, in-invite ako na pumunta dito sa company para mag-tour. So, naganap yun nung June 3. So, after nun June 3, in-advise ako na mag-wait lang muna ako para sa contract. And then yung Form 004. So yung Form 004 kasi guys, ay yung parang pinaka form ng company and employee na para ipasa dun sa New Brunswick Provincial Nominee Program. So after 2 weeks guys, super happy ko nun kasi yun na yung time na nakuha ko na yung aking job contract. Sinena sa akin yung job contract ng employer. So yun nga, in-advise ulit nila ako na mag-wait ako para dun nga sa Form 004. And then, July 28, naka-receive ako ng email from the employer. Yun na nga yung Form 004 para dun ay ipapasa ko sa New Brunswick Provincial Nominee Program. So, after ko makuha yung form, pinirmahan ko. And then, ginather ko na yung all the documents needed para nga dun sa New Brunswick. At mabuti na lang din, medyo kumpleto na yung lahat ng aking documents. Kasi pinaghandaan ko kasi talaga lahat. Bago ko pumunta na Canada, pinagandaan ko na yung mga documents na kailangan, like yung English test, yung IELTS, meron na ako nun. And then yung credential, educational credential na kailangan mo siyang i-evaluate dito sa Canada. So pagdating ko sa Canada, March pa lang or April ata yun, ginawa ko na agad yun. Kaya medyo mabilis ko na kumpleto yung mga documents na kakailanganin. So naipasa ko yung aking application sa New Brunswick ng August 6. So, naipasa ko yun. August 13, naka-receive ako ng email from New Brunswick na nominated na ako guys. So, super thankful ako nun, super blessed na nominee agad ako. Once na nominated ka na ng isang province, yan at yung time guys na pwede ka na mag-submit ng iyong PR application. So, August 13 nga, na-receive ko yung aking nomination sa province dito sa New Brunswick. Then afternoon, pinag-aralan ko muna kung paano ba mag-submit ng PR application kasi nga meron silang bagong portal ngayon para sa mga PR applicants. So nagtanong-tanong muna ako, nag-research muna ako. Kasi nga kahit nga alam niyo ba guys, until now kinakabahan pa din ako kasi may mga details doon na hindi din ako sure kung tama ba 'yung ginawa ko. Kasi siyempre first time kong ginawa 'yon, nag-DIY lang din ako. Then bago 'yung portal, medyo konti pa lang din yung nakakaalam nun. So, I'm hoping na sana nga is wala maging problema dun sa aking application. So, sinabit ko yung aking PR application guys noong September 24. So, from that time, pwede ko nang i-apply ng visa yung aking asawa at anak. And I am so thankful nga kay Lord na super blessed kami this year kasi nga binigyan niya kami ng second baby, sa aming pangalawang baby. So this year, nakakapanganak na din ang asawa ko kaya hindi ko muna sila ina-apply ng visa. But we are hoping kami mag-asawa and praying na next year is makuha ko na sana sila dito at sana wala din maging problema kapag ina-apply ko sila ng visa dito sa Canada. Before we end this video guys, no,
So ginawa ko tong video na to, not to brag but to inspire. So hindi ko po ito pinagyayabang na nakapagsabit ako ng PR. Gusto ko lang din po makapag-inspire na kahit di kayo tumaga sa Canada or kahit ilang buwan pa lang kayo dito, is pwede na kayo mag-apply ng inyong PR. So pag-aralan nyo lang guys yung mga pathway at program ng Canada. Napakadami niyan. Ayan po yung mga way para makapagsubmit ka ng PR application dito. So tignan nyo yung mga eligibility ng province, kung paano kayo magiging nominated ng inyong province kung nasang province man kayo ng Canada. So dito sa New Brunswick guys, share ko naman next video, try ko siyang gawan. I-share ko sa inyo yung mga information and idea about sa eligibility ng New Brunswick Provincial Nominee Program. Shoutout ko pala muna guys, no, yung aking mga kaibigan dito na talagang sumusuporta at pinupush ako na ipagpatuloy ko nga yung pag-vlog. Si Boss RG Juan at si Dennis, yeah, mga kaibigan natin na talagang sumusuporta. Maraming salamat sa inyo guys, shoutout sa inyo. So iyan muna tayo guys for this video, maraming salamat for watching. Hanggang dito na lang muna tayo. It's me again, Kuya Mel, at your service. Ingat po tayong lahat. God bless.